Oy, mula sa channel ni Whistleblower PH, mga kapatid, magre-reaction video tayo rito. Pero bago yan, basahin muna natin yung title, no? Mga sinibak ni First Lady Liza, no? Dismayado sa kanyang desisyon na ipasok si Marojas sa gabinete ni PBBM. Uy, may mga ganun pala, hindi ko alam, no? Pero syempre, mga tol, tayo ay magre-reaction video lamang, no? Aalamin pa rin natin batay dito sa ating mapapanood ngayon. So samahan nyo ako, pero bago yan, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe kay Whistleblower PH. At syempre, kontrip mo rin yung mga ganitong klaseng reaction video. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Alright, so huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. First Lady Liza Marcos, naniniwalang advantage kung makakapasok ang pinsan niyang si Marojas bilang miyembro ng gabinete ni PBBM. Kayo mga tol, no, sa umpisa pa lang kayo, pabor ba kayo na sa sinabi ni First Lady o sa sinabi daw ni First Lady, mga kapatid? Kaya ako nilagyan nang daw kasi wala namang video eh. Na sinabi daw ni First Lady na advantage daw kung makakapasok ang kanyang pinsan na si Marojas sa gabinete ni PBBM. Sang-ayon ba kayo dyan? Comment down below, mga tol, no? Tutuloy natin. Pagkaka-appoint ni Marojas, hudyat na umano ng tuluyang pakikiisa ng PBBM admin sa mga ibinasura ng mga dilawan. Wait. Na-appoint ba? Wala kasi kung alam dyan eh. Comment nga kayo sa baba kung na-appoint ba. Teka, tuloy natin. Ang pakikiisa ng PBBM admin sa mga ibinasura ng mga dilawan. Mm-hmm. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw. Yung ba ang meaning ng unity? Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Whistleblower PH. Wala ito sa kulay dahil unity ang hangad ng Pangulo. Tila walang problema at pag-aalinlangan si First Lady Liza Araneta Marcos na ipasok ang dating walang nagawang DILG Secretary Marojas sa hanay ng mga gabinete ni PBBM. Mm-hmm. Lalo pat ang unang ginang ang naatasan ng Pangulo na manaliksik at mamili ng kung sino ang nararapat na bigyan at sibakin sa pwesto. Oh. Ayon pa sa Facebook page ng mga supporters ni F. Eliza, magiging malaking asset at tulong umano sa pamahalaan si Marojas dahil anila sa mahabang karanasan nito sa larangan ng politika. Ah, so hindi naman si F. Eliza nagsabi, kundi yung mga supporters daw ni F. Eliza, no, dun sa kanyang Facebook page, na magiging asset daw ang dating DILG Secretary Marojas kapag na-line up o naipasok bilang gabinete niya PBBM. Kayo ba yung mga sang-ayon dyan, mga tol? Comment kayo sa baba at ipaalam ninyo ang inyong saloobin at komento. Pakasahin natin yan sa susunod. Idinagdag nila, isa o mara itong magandang hakbang na gagawin ng PBBM admin upang tuluyang magkaisa ang sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga sumusuporta sa Liberal Party. Mm-hmm. No comment. Sang-ayon ba kayo kung magiging bahagi ng PBBM admin si Marojas? Why this a good thing? This is a good thing kasi diba, PBBM call to action advocacy is to extend the hand of unity. Mm-hmm. Hindi dapat selective o partisan if this is the case. If Marojas wants to serve, given his credentials, expertise and political clout, then he could be an asset. Mm-hmm. If we are to play the no one says of patronage politics here, this will be a strategic move if we can get the influential and powerful political family clans such as the Rojas and the Aranetas on board with PBBM admin. Hindi naman naging rabid o critical si Marojas kay PBBM post-2016. In 2016, the Leyte representative Ferdinand Martin Romualdez vindicated Marojas and admitted that Mar risked his life to save people from Typhoon Yolanda. In a 2016 interview, PBBM then-senator describes his relationship with Marojas. The former secretary and I have been friends for a very long time. As far as I can tell you, that friendship has not gone away, has not changed. Of course,
We find ourselves in different parties right now, but I don't think that has interfered with our personal relationship. Mm-hmm. However, I have to say that hindi na kami masyadong nagkikita. Hindi na kagaya noon. Hindi na kami masyadong nagkakaroon ng pagkakataon para mag-usap. I certainly consider him a friend. And I think after all of this political cycle is over, I look forward to renewing and re-strengthening that friendship. Let us also note that First Lady Liza Marcos, being an Araneta, is a cousin of Marojas. Mm-hmm. And then, there's a Paquito Ocawo, Pinoy's former executive secretary Angel, but Ocawo? This Ochoa ba sa Kurite? Paquito Ochoa. The blot deserves to be on a separate post. So basically, it is clear as day that Marojas enjoys an amicable and symbiotic relationship with the Marcoses. The supporters of Marojas were quick to remark that he is a good leader. And if given the opportunity, he will be of great help to the administration. Mm. So the appointment of Marojas sits at an advantageous spot for BBBM admin. If the goal is unification, then forging political ties, even to those who have connections to the Liberal Party, should be an acceptable and sensible gesture. At the end of the day, it is the prerogative of President Bongbong Marcos to appoint Marojas and offer him a second shot at being a public servant once again. Will the appointment of Marojas divide the Filipino people? Mm-hmm. Sa mga Marcos loyalists, sana lahat ng appointees ni FL Liza na ia-appoint ni President Bongbong Marcos i-rally, kasi siya ang sisira ng pinaghirapan ng mga Marcos na ibangon ang pangalan na sinira ng mga dilawang kakamping. Oh, pabor ba kayo dyan? I-rally daw? Kasi siya ang sisira sa pinaghirapan ng mga Marcos na ibangon ang pangalan na sinira ng mga dilawang kakamping. Mga kapatid, para sa akin no, hindi na kailangan i-rally pa. No? Kasi pampagulo lang lalo yun mga tol. Eh. Wala talagang may tutulong ang rally. Saka hindi dapat gawain ang ano yan, rally. Pero kayo ba pabor? No? Pabor. No, ulitin ko ang question, comment kayo sa baba. The Korina diplomacy. Rumors continue to spread about the Yellows getting entrenched into the Marcos administration, which, as it had always been perceived, is its number one nemesis. A contrapelo if you will, but due to intermarriages among big political families in the Philippines, the whole industry that the Philippine politics had become an industry of interlocking interests with only one objective: how to stay in power. The Marcos family is one such family interlocked with other political families belonging to opposing camps. Both children of Ferdinand Marcos Sr., Bongbong and Irene, married into the Araneta family, Liza Araneta and Greggy Araneta respectively. They are close cousins. Hmm? Here comes Mar Araneta Rojas, husband of Corina Sanchez. He is the son of Jerry Rojas, who, together with Ninoy Aquino, was part of the opposition to the Marcos Sr. regime. Jerry Rojas was senator from 1963 until September 1972 when martial law was declared. Yun naman pala eh, no? Dati pa eh, magkamag-anak naman talaga yan eh, pero opposition, di ba? So bakit ipapasok sa administrasyon ng isang opposition, di ba? At the time, he was president of the Liberal Party and was also a co-chairman of the United Nationalist Democratic Organization, mm-hmm. a multi-sector network which galvanized societal opposition to martial law. Marojas' political ties with the Aquino family can be traced back during the time of their patriarchs, Jerry and Ninoy, mm-hmm. who had one common enemy, mm-hmm. Ferdinand Marcos Sr. O, diba? Ninoy, as we all know, is the acknowledged political mascot of the Yellows, a color which got its popularity after his pagkadedo in 1983, where protests against the Marcos regime were expressed through their color yellow and yellow ribbons, yellow shirts, and yellow confettis. Marojas cemented his ties with the Aquinos during the Ninoy Aquino administration, which I think up to now remains unchanged. Yung Araneta kasi, hindi naman niya kamag-anak ng mga Marcos eh, pero panahon pa ng kanilang mga tatay at lolo, diba? Opposition na sila. Nagkataon lang kasi na yung isang Araneta na kamag-anak ng mga Araneta noon kay napangasawa ang isang Marcos, diba? Pero opposition pa rin yun sa loob ng politika, diba? Opposition pa rin.
So magkakagulo yan kapag pinagsanib puwersa mo. Kasi mag-o-opposan yung dalawang yan. No kayo, anong masasabi niyo mga kapatid? However, due to political family intermarriages, that may change soon. At a speech before the Philippine Councillors League recently, Congressman Sandro Marcos talked about unity. It was very clear in that speech that he echoed what course his father wanted to take. Unity among political parties, particularly between the Yellows and the present administration, which, for all intents and purposes, are loosely the coalition of forces aligned with Marcos Sr. However, many from this coalition are dyeing the wool at the Yellows, something that could weaken PBBM's popularity. Mm-hmm. But in view of the realities of the time, we might just see it coming. The entrenchment of the Yellows in the Marcos administration, led by the other half of the late Noynoy, Marohas. I am not sure how strongly the anti-Yellows will react against it, but that is a gamble that the president might want to risk in the spirit of unity. No. I can almost guess why the president is willing to do it despite of the risks. Mm-hmm. If the Filipino people welcomed his family back from oblivion, and in fact, even became president at that, why can he not do it himself to others? This, I think, is being made possible through Corina, the Corina diplomacy. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Woo! Just comment down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. Alright, so anong masasabi ninyo mga kapatid dito sa video yung pinanood natin, mga tol? Ito'y talagang gamble na risky masyado, no? Mga tol, magkatapos makabalik ng Marcos sa pwesto at pinagkatiwalaan muli ng sambayan ng Pilipino makalipas ang ilang dekada, 'di ba, na talagang pilit silang ibinabaon, no? Hindi naman siguro porket sinabing unity eh pati mga opposition eh ispapasok mo na agad doon sa iyong administrasyon. Hindi porket unity, no? Meaning unity, yung nandoon kayo sa loob, nagkakaisa-isa kayo, nagsusuportahan, no? Pero syempre, ang kalaban ay kalaban, mga tol. Eh, being realistic lang, mga tol, ang kalaban ay kalaban, di ba? Hindi magiging kakampi. Kasi kapag nagpasok ka ng kalaban sa iyong hukbo, mga tol, eh kung ano man yung mga plano dyan, eh madaling makukontra agad o mapagpaplanuhan kontrahin ng ibang kalaban mo kasi hindi mo naman alam kung talaga bang yan ay asset o ano eh. Liabilities eh. Di ba? So anong masasabi ninyo mga tol dito sa video yung pinanood natin? Comment kayo sa baba at syempre basahin natin yan sa susunod. Bago tayo magtapos, konting shoutout lang at pagbati sa ating mga kaibigan. Araceli Silva, yan shoutout sa'yo. Shoutout kay Richard Moya, kay Christian Plazo, kay Carmi Chok. Hindi ako naniniwala na nakasuot na hapones natutunaw ang damit, mga bungo na sila, meaning matagal na. And so tunay na rin ang damit. Mm-hmm. Armando Sangalang, Balitang Kotsero, Alcance, Gemma, yan, shoutout sa'yo. Jose Tampus, shoutout din kay Maria Luisa Aspileria. Alright mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.